All right, mga kahip, welcome to our vlog. Let's talk about sax. And for today, we have with us a former police officer. He's very, very active in the sax society. Sa circles po natin, lagi po siya natin nakikita. At meron po siyang lugar na nating pinupuntahan kung saan-saan po tayo nakikita-kita at doon po tayo nagja-jam. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Please welcome on the program, Sir Noel Estanislao. Sir Noel, maraming salamat po. And welcome. Good afternoon, Idol. At maraming salamat na imbitahan mo ko. Ako po, marami pong salamat at pinaunlakan niyo po yung aking imbitasyon. Umpisa po natin kaagad para di kayo masyadong maabala. Sir, paano ba kayo nahilig sa saxophone? Ganun kaagad kabilis ang unang tanong. Well, wala akong ibang alam na instrumento. Yung saxophone was a gift to me on my 50th birthday. On my retirement. Nag-retire kasi ako early. So it was a gift to me by my wife. Okay. Siyempre, I have to give justice to sa gift niya. I have to be able to play it. So ganun lang sa simple yung story ng saxophone. I see. Again, mga kahit, gagaya na sinabi ko kanina, si Sir Noel was a former police officer. Sir, just a konting background po. Sa, you retired early at 50. You were at what rank when you retired, sir? Dati akong PC officer. Then we were infused into the PNP. Mm-hmm. So, nag-retire na ako sa PNP with the rank of colonel. Mula noon, I started playing the saxophone. Hindi naman, on and off din naman. Hindi naman talagang, basta para lang mapatugtog ko yung saxophone na binigay sa akin. Okay, na-mention niyo po kasi na it was a retirement gift by your loving wife. So, meron ba kayong may inkling ba siya na mahilig kayo sa music o talaga nakikita niya na mahilig kayo sa music o talagang mahilig na kayo, alam niya at pinaalam niya yun sa kanya? Meron ba kayong ibang instrumentong tinutugtog or meron ba kayong background sa wala, music? Wala, I don't play. Well, yes, I play the flute. I can play the flute because nung elementary days ko, yung pangkat kawayan, the very world famous pangkat kawayan, doon sa eskwelahan namin. Kaya lang, nung tinatag yun, I was already grade 5. Kaya hindi ako naka-join. There were recruiting, mga grade 2, grade 3, ganun. Nung grade 5 ako, hindi na ako gano'n kasi matanda na ako eh. So, parati ako nando doon kasama ng mga pangkat kawayan na may kawayan na flute doon, which I, nilalaro-laro ko lang naman. Ganun lang yung umpisa ko. Pero I don't know any other instruments other than the flute and the saxophone. And the saxophone. I see. So, okay. Bakit po saxophone ang naisipan na ibigay sa inyo ni Mrs.? Was it because talagang interesado kayo sa sax, mahilig kayo makinig sa saxophone, kaya nagkaroon siya ng idea na, sax kaya ang bigay ko kay sir? Wala lang. Parang nasabi ko lang na interesado akong mag-saxophone. Kaya binigyan niya ako as a anong tawag doon, yung surprise gift na saxophone. Wow. So ano nga, mumurahing saxophone lang yung binigay sa akin. Ano bang local na saxophone? Anong brand ng saxophone na alala niyo pa ba? Napabula? Fernando, yung ano lang, local na Fernando, local na saxophone. Mm-hmm. Okay. So, yun ang gamit-gamit ko dati. Tapos binilhan niya ako ng magandang mouthpiece, which is hanggang ngayon gamit ko, yung Mayer na parang number 6 ata yun. Okay. Na pag ginamit ko doon sa Fernando ko, gumaganda yung tunog ng Fernando ko dati. So, okay po. So, kano katagal niyo po hinawakan yung Fernando hanggang sa nagpalit na kayo ng saxophone? Siguro mga 3 years din kasi ninakaw sa akin yun eh. Naku, sayang naman. Yung pulis na nakawan bigla. Ba yun? Sayang. Saan nga natali? Sa sasakyan? Or hindi, sa bahay. Kasi, pinasok, napasok kayo?
ano yun eh, nagdi-deliver sa akin ng karne, ng ano. Siguro minsan umaga at pumunta siya, pumasok lang sa bahay, instead of mag-deliver ng karne, pinikap yung sax, kasi nandun lang sa sala yung saxophone eh. So, kinuha niya, tapos, yun. Pati po yung bukilya, nasama? Yung may, Ay, yung bukilya, hindi. Kasi dalawa yung saxophone ko doon. Mm-hmm. Yung Fernando kasi medyo maganda pa yung kulay. Okay. Yung isa kong medyo mahal, yung con na Naked Lady. Nandun lahat doon sa bag niya yung mga bukilya and everything. Hindi niya kinuha kasi ano eh, mukhang luma. Mukhang luma, yung the usual mukhang luma. Yung makintab ang pinikap niya. Ay buti na lang ganoon ng yun ang naging batayan. Although buti na lang. Opo, buti pero na lang. Siyempre, may sentimental value yun kay sa yes, inyo, of course. Kay, oo. Well, regalo siyempre, regalo yun eh. Opo, opo. Ako sayang naman. Pero well, so yun nga no na dali yung Fernando, so con Naked Lady na po ang gamit niyo. Hanggang ngayon, yung pa rin po ang saxophone niyo. Yung con, yung Naked Lady yung, ko ay play that. At nakabili ako ng isang Selmer na Mark 7. Wow. Selmer. Nag-lessons po ba kayo or self-study? Ano, paano pong ginawa ninyo? Nag-enroll ako sa UP. Ano yung tawag doon? Yung Extension Program. Extension Program. Apo. Na 6 lessons. Hindi ko natapos kasi medyo sabi nung nagtuturo sa akin, hindi ko na lang may mention, pero magaling na saxophonist yun. Kaibigan ko naman siya. Opo. Sabi ko sir, hindi mo naman binabasa yung nota eh. Sabi sa akin. Dinadaya mo ako. Natutunog mo sa akin, tapos tutugtugin mo. Nahuhuli pala yun. Nahuhuli pala yun pag hindi mo binasa yung nota. Nota. Nahuhuli ka. So, yun. So siguro naka 4 lessons ako out of the 6. So natutunan ko yung do re mi. From there on, sabi ko, kailangan makatugtog na ako. At saka malabo ang mata ko para magbasa. So yun, tinenga-tenga ko na lang yung mga tugtugin ko. Okay. So lahat ng mga basta kaya kong kantahin, familiar sa akin yung melody, natutugtog ko naman. Oh, okay. Kasi naging usapan din po dun sa mga previous episodes ko po kung ano yung mas importante, yung makakatugtog ka by ear or sa pagbasa. Oo. Oh, kayo po ba? Siyempre, ang inyong opinion dyan, yung pagtugtog gamit ng tenga, ano? More than pagbasa, I guess. Dahil hobbyist po kayo eh, no? Tsaka hobbyist lang naman ako, kaya Kaya, okay. Hindi naman ako mag-orchestra. Hindi naman ako sasama sa orchestra. So, okay na sa akin yung natutugtog ko yung saxophone ko. Marami naman nabibighani. Oo. I'm sure. Nag-umpisa po kayo at the age of 50? Tama 50, po ba? 50 Aba? Years old. It was a gift to me on my 50th birthday. I see. After a year pa, after a year ko pa, siya na umpisahan. I see. So, 51, tapos hindi naman araw-araw. Tapos nakilala ko si Pete Canson. So, siya yung nag-guide sa akin nung medyo nakakatugtog na ako. Parati kami nagja-jam ni Pete. So, yun lang ang puhunan ko doon, mag-jam ng mag-jam, kahit mali. Pero, ang laking bagay pala noon. Ay, opo. Oo, kasi, ano yung music naman. Tumugtog ka ng tumugtog, gain confidence pati. Tama po. Okay, so mga kaihip, kaka-mention lang ni Sir Noel, 50, 51 halos siya nag-start. So it's never too late to pick up an instrument and learn. Dahil ang music naman, wala namang boundaries. Kumbaga, nasa sa inyo lahat yan. Sir, so sino po ang ano niyo, ang pinaka-idol niyo sa pagtugtog ng saxophone? Pwedeng local, pwedeng foreign. Yung medyo ginagaya niyo yung tono, yung style. sa totoo lang, nung maten ako ng mga, kasi yung Sax Society dati, meron kaming
a regular meeting dun sa nung kay Scarlett, yung sa 1002 dati ni Scarlett. Ay, opo. So nagtuturo dun si Tots Tolentino. So yan din ang tanong niya. Dapat may yun ang sinasabi niya na kailangan meron kayong idolin, tapos pag-aralan niyo maigi, kopyahin niyo yung ginagawa ng idol niyo hanggang ma-perfect niyo yan, magaling na rin kayo, sabi niya ganun. Tapos sinanong niya, sino ba ang idol niyo? Sabi ko, di ikaw. Di ikaw ang idol ko, sabi ko. hindi, hanap ka ng ibang idol mo. So, wala. Actually, alam mo, pag tinatanong ako, hindi ko nga kilala yung mga saxophonist talaga. Yung, lalo na yung mga imported, hindi wala naman akong kilala. Yung Coltrane, Miller ba yan? Hindi pa ako ganong siguro ka... Exposed dun sa mga sa mga saxophonist. Sa local, marami. Of course, si Tots Tolentino, yung maestro kong si Pete Canson, of course. Ngayon, magaling yung Archie... La Corte. At saka si Dix. Dix Lucero. Pero gustong-gusto ko yung si Bisaya, si Dindo. I see. Dindo Alcantara ba yan? Kasi si Dindo. Ay, ang galing nun. Gustong-gusto ko yung tugtog nun. So sila po yung more or less, kumbaga, ina-idol, no? Sila yung... maliban sa'yo. Hindi ako counted. Nakikiihip-ihip lang din po muna ako. Actually, yung una kong ihip sa in public dyan sa lugar nyo. Sa, yeah, thank you very much. Thank ako. Oy, ang sarap ng lomi doon. Gusto ko na bumalik. Thank you sa endorsement. Ay, opo. Babalik tayo dyan. Maya-maya pag-usapan po natin yung lugar ninyo. So, in total, mga more or less, kung okay lang po sa inyo, mga how many years na kayong tumutugtog ngayon ng saxophone? Siguro sa oras, ano? Kasi 65 na ako ngayon. Kung 50 anos yun, so that's around 15 years ago. Katulad ngayon, ito COVID, nasa puso mo, wala akong ginagawa. Alam mo, hindi ko pa nabubunot yung saxophone ko hanggang ngayon. Busy kayo sa ibang mga bagay-bagay. Tapos may tugtugan dito sa akin, 'di ba? Dito sa lugar ko. Opo. So 'yun lang ang ano ko, yung nakikijam ako doon sa grupo ko. Opo. 'Yun lang ginagawa ko. So 'yun lang, mostly 'yun lang ang aking engagement sa aking saxophone. I see. Kaya, aside from siguro calculated mga 10 years. 10 years of actively blowing my saxophone. I see. Of course, aside from yung inyong restaurant business, I'm sure meron pa kayong mga ibang negosyo, kaya busy kayo. Paano nyo na-manage yung oras po ninyo syempre, sa trabaho nyo, tapos ngayon yung pag-ihip? Ano bang, may mga tips ba kayo para sa aming mga hobbyist? Ako kasi retired na ako, so I have, if there's anything that I have, it's time already. Opo. So, konti na lang management ko ng time. Tapos, andito naman yung mga anak ko, sila talaga yung nag-asikaso nung maliit kong coffee shop. At nakiki-jump lang na lang ako sa kanila. Kaya, hindi masyadong toxic yung aking konting... schedule. I see. Namamanage ko naman. Sabi ko, retired na. As a hobbyist, marami ho kasi akong nakita na bagong mouthpiece, mga reeds, iba-ibang klase, may iba-ibang klaseng strap, iba-ibang klaseng saxophone mismo. Kayo ho ba, papalit-palit din or sumusubok-subok ng iba or steady na kayo dun sa hawak niyo? Ako hindi na. Nag-stick na ako dun sa regalo ng asawa kong mayor ko. So... Sufficient na sa akin yon. Pwedeng-pwede na sa akin. Hindi naman ako masyadong naghahanap ng maganda sa akin lang makatugtog at saka makapag-enjoy ng tugtugin. Okay na sa akin. Although maraming nagsasabi na
magpalit daw ako, magpalit. I tried, pero balik ulit ako doon sa aking mouthpiece. Mm-hmm. Tsaka yung aking 2.5 na reed. So, mm-hmm, yun lang ang ginagamit ko. Mm-hmm. Hindi ko kayo nag-try ng mga synthetic reeds, yung mga ganun. Hindi na kayo sumubok. Meron akong isa na plastic. Mm-hmm. So, hindi ko siya nagustuhan eh. So, so hindi ko siya ginagamit. Meron din ako ng coated, yung coated reed. Isa bamboo reed, pero may coat. Opo. May coat din siya. Iba rin ang dating. Iba rin ang dating. Ginagamit ko siya minsan pagka yung wala na akong magamit na iba. Yun ang nabubunot ko. Nagagamit ko. I enjoyed playing it also. Mm. Okay naman. So, si Sir Pete, tapos of course yung iba nating mga kasamahan. Pero lumaki na yung, kasi sumama pa kayo sa Sax Society. Ibig sabihin talagang interesado kayo sa saxophone. Meron ba kayong tinarget na ma-achieve sa pagtugtog nyo or talagang just to pass the... May tinarget na ma-achieve? Opo. Siguro makapag-recording. Why not? Mm-hmm. Ay, madali na mag-recording, opo. Yung tipong pwede ka nang panoorin mo yung sarili mo, yung gano'n, di ba? Opo. Na meron kang... pinapanood o maiiwan sa mga sa mga susunod na henerasyon ng aking angkan yung lolo nyo nagsasaxophone yan. I see. Sa tingin niyo po, from a scale of 1 to 10, 10 being the highest, nasa ang level na po ang playing ninyo sa on your own assessment? Well, I guess it's kung median mo yung 7, I might be somewhere in the 7, scale of 7. Okay. Kasi nakakasabay naman ako sa mga tugtugin. Mm-hmm. Nakakapag-akapanya naman ako. I can make my saxophone sing. Opa. I sing with my saxophone too. I mean, hindi nakasubo ah. So, nakakapaglaro naman ako with a band. Mm-hmm. Nakakapag-jam ako. Opo. So, sa palagay ko, nakasa 7 na ako by this time. That's good. By this time around. Mm-hmm. Pero how did you develop yung, let's say, yung tone quality niyo po? May exercises ba kayong ginawa? Pinagawa ng teacher niyo dati? O hanggang ngayon, ginagawa niyo pa rin? Sa kakapakinig. Tapos yung pag kino-coach ako nila, Pete, medyo sasabihin sa akin, mag long tone ka. Long tone ka every day. You know, which hindi ko naman ginagawa, no? Yung ginagawa ko, ibig sabihin, hindi ganun kadalas ko ginagawa. So every time I pick up my saxophone, nag-exercise naman ako ng mga long tones ko. Mm-hmm. Tapos, yung mga pindot-pindot, scale. Mm-hmm. So, I go from all the scales I ginagawa ko. Mm-hmm. So, yun ang mga exercises ko. And then, pipili ako ng isang familiar song ko, tutugtugin ko siya. Mm-hmm. Ganun ang ginagawa ko. Tapos yung tone quality naman, well, parati kong tinatanong yan eh. Okay na ba yung tunog ko? Okay na ba? Mm-hmm. Sabi naman nila, okay. Di okay na sa akin yun. I see. Okay. Pero yung alto saxophone lang po ang tinutugtog nyo or tenor, soprano din? Nagte-tenor din ako. I have also a tenor. May tenor din ako eh. It's a Bouchard ba yan? Bouchard na... Mm-hmm. Na kalimutan ko lang yung model niya eh. Opo. Pero it's a nice tenor. Mm-hmm. It plays good. It sounds good. Mm-hmm. Tapos may flute ako na... Ano yun? May flute din ako. Mm-hmm. Ang totoong gusto ko talaga maging flutist. Okay. Yan ang gusto kong maging talaga dati. Mm-hmm. Talagang gustong-gusto ko yung tunog ng flute. Mm-hmm. Nagkumuha rin ako ng lessons sa extension na nag-flute din ako. Oh, okay. Oo. Mm-hmm. Tapos hindi ito tinuloy? Pa mm-hmm. Natinuloy ko, nakatapos naman ako. Opo. Kaya lang siyempre, pinipilit ako magbasa eh. Doon ako natatakot pag nagbabasa na. Hindi ko talaga kayang basahin. Oh. Ito pa, may nangyari sa akin.
Doon sa dati kong tinitirhan, may kapitbahay ako. Opo. Yung yabang-yabang ko, meron ako ng recorder. Recorder ba? Yung recorder. Aha. Tapos meron din akong flute na isa na ginaya namin doon sa kawayan. Ko, di, tug-tug-tug-tug ako. Biglang kumatok siya sa akin. Neighbor ko siya sa condominium eh. Mm-hmm. Kinausap ako, hindi ko naman siya kilala kung sino siya. Opo. So, usap-usap lang kami. Tapos nakita niya, oh, galing niya mag-flute, sabi sa akin, galing mo mag-flute ah. So, natapos yun. Alam mo ba, malaman-laman ko kung sino siya. Hmm. Puso, si Tony Maigi pala yung kausap ko. Ah, talaga? Ako si Senyor na Tony pala. Oo, sabi ko. Hindi para... ka sabi ko, nagkita kami sa party minsan. Ikaw, hindi mo siya sabi. Puso, ikaw pala yung magaling mag-flute. Excuse me. Eh, para manggaling sa kanya yung comment na yun, ibig sabihin maganda yung pagkakatugtog niyo. Baka binobola lang niya ako. Hindi naman siguro. Hindi naman po siguro. Okay yun ha. Nagulat ako, sabi ko, kilala ko to ha. Tapos nagpakilala, tapos tumugtog sila. Wow, sabi ko, ibang klase to. Tapos sabi niya, magaling daw ako mag-flute. Okay, yun nga po. Ibig sabihin, talagang nagandahan siya sa pagtugtog niyo. Siguro nga, siguro nga. So, pero naihipan niyo pa ba yung flute niyo hanggang ngayon? Oh, talaga? Sa totoo lang, last night I was playing my flute. Tenga-tenga lang din. Nakita ko nga yung tinugtog mo yung smile. So, pumasok sa isip ko yung smile. I played smile on my flute. Mm-hmm. And then, nilaro ko rin sa saxophone. Mm-hmm. So, ganun-ganun lang yung ginagawa ko. Ah, okay. So, talagang music makes you happy. It gives you satisfaction. No, ano? Yes. During your time sa service po ba, pumasok sa isip niyo ang pag-aral ng music? Or talagang nandun na yun? Or hindi pa? Never. Talaga? Ito nung never. Lang. Wow. Oh, wala sa isip ko yung tutugtog ako ng ganito. Mm-hmm. Sa so family nakakagulat nga eh. Mm-hmm. Nakakagulat. Ang dami kong kasama ngayon sa serbisyo na dati na bumili sila ng mga saxophone nila sa akin nagtatanong. Ngayon, gusto nila sumugtog ng saxophone. So, nakikita kami minsan-minsan, nagtutugtugan naman kami. Oh, mga retired na rin. So, mga generals na gustong eh sila kasi, marunong na sila dahil may background sila sa music talaga. Opo. Yung isa gitarista, yung isa talagang pamilya ng musikero din. So, sabi ko, mas madali kayo matuto dahil may mga background kayo. Mayroon po sa pamilya nyo na musician din? Wala. Musician, wala. Marami sa amin mga kumakanta. Yung Tito Relly ko si si Estanislao. Si Relly, si Aurelio. Aurelio Estanislao. Oh. Wow, the great Aurelio Estanislao. Yes. Mm-hmm. Sa instrumento wala kaming instrumentalist sa meron na ngayon. Yung isang pamangkin ko. Is very good in the guitar. So, yun lang pero hindi rin siya yung nag-aral ng formal na study. So, yun lang sa amin. Kami lang dalawa yung nag-instrumento. Okay. Sir, so ganito. Kasi kagaya ko, hobbyist ako. I'm sure marami sa mga nanonood, sa mga kaihip natin, mga hobbyist din, mga amateurs, kung tawagin. Siyempre, minsan, pag habang tumutugtog na, yung nadidismaya ka dahil yung tunog mo hindi maganda or hindi maganda yung pagkakatugtog mo ng isang pyesa. Buti kayo, hindi kayo nawala ng gana. Ano bang ginawa nyo para hindi naman kayo parang ayoko na nga nito, ang hirap nito. Para rin maganahan din kami kung mga oras na parang gusto na namin sumuko. Ano bang iniisip nyo or ano bang mindset na ginawa ninyo? So, kailangan lang maging passionate ka dun sa hobby mo. Talagang ibigay mo rin yung puso mo dun sa yung hobbying napili mo. Para namang gumana ka ng maigi.
Pero kung yung hobby mo eh on and off lang din, medyo matagal yan. So, you have to be passionate sa lahat naman ng endeavor in life eh. Kailangan gustuhin mo eh. So, ito, nagustuhan ko na to. Aside from my sports, so itong pagtutugtog ang second to my sport. Oh, okay. What sport ba po ba ang inyong kinahiligan? Martial artist ako. I'm a judoka. I teach judo. I transferred in our family talaga the sport of judo. So, yun ang aking number one hobby ko ngayon actually. I still teach up to now. Wow. Aside from playing my saxophone. Opo. So, and that keeps you healthy. I guess, it goes hand in hand naman. Parehong art yan eh. Isa nga lang martial art. Galing. Saka, well, I guess yung exercise tapos yung breathing, it helps also your breathing sa pagtugtog, no? Dati naman ako swimmer kaya malakas din yung aking baga. Baga. So plus we have a lot of breathing exercises. Kaya aside from the saxophone breathing, so malakas kami sa mga breathing exercises, parati kaming pagod eh, parating. So ang laking bagay yan, malaking bagay. I see. Okay, mapunta po tayo ngayon sa ano, dun sa kung saan po tayo nag-meet personally sa Kuta. Kuta, Kuta ano ho? Kuta, yes. Kuta is located along Nara Road in Marikina. Marikina Heights actually. Marikina Heights. Marikina. Kailan po na-establish yung Kuta? Well, almost six years ago yan. Actually, ang talagang target nung Kuta, it's an art gallery kasi my dad, my father was a painter. He's a painter. Okay. So supposed to be gallery yan para in his memory, ganyan. Okay. Tapos since ako naman eh tumutugtog, naman ako'y tumutugtog, pinasukan ko na rin ng tugtugan. I see. Hello! I see. I'm... Apo niyo? Apo. Hi! Hi daw. Say hi. Hi. Hello. Okay, go na to mama. So, naglagay ako ng tugtugan ngayon dyan. Aside from the gallery. Okay. So, 6 years in operation, tapos parang yun nga, doon nagkita-kita yung mga sax aficionados. Paano nag-upisa yun? Buti nagkaroon ng may melting pot tuloy yung mga nagsasax. Buti naman. Paano ho? Kasi nga dati sa 1002 yung ginagawa namin eh. Doon kay Scarlett. Nawala yung 1002. Tapos palipat-lipat kami ng venue ng mga saxophonist. Tapos one time, di nila rito. Nagkaroon ng workshop, nagkaroon ng mga yung repair ng mga saxophone. Tsaka nagkaroon ng jamming. Ganon, yung hanggang sa nakilala naman yung lugar for a place na pwedeng puntahan. I see. Yan yung nag-start niyan. Tapos po naging regular na yung saxophone, parang may saxophone. Oh, regular na siya. Naging regular na yung saxophone. I see. So, mayat-maya, mga maraming saxophonist na nagpupunta rito. So, nag-i-enjoy naman sila. Masarap daw yung goto ko eh. Hindi ko na-try yun. Yung lumi ang nasubukan ko, mga rahit. Napakasarap. Talagang sarap. Sayang dahil nag-lockdown po tayo. So, stop muna yung operation ni Sir sa Kuta. But as soon as everything is back, binubuksan nyo na po ba unti-unti? Nag-ease up na ng konti yung ating quarantine na. Well, we started na yung amin take-out. Take-out, dine-in.
wala pang masyado, pero nag-event na kami. Hindi naman event. Nag-meeting lang. May nag-meeting dito. Dito sila nag-meeting. Opo. So, para konti lang naman yung sinasabi nga social distancing. Tama po. So, minimaintain lang namin yon. Mm-hmm. Pero, hindi pa kami full operational dun sa amin dine-in, yung dining namin. So, kaya yung tugtugan, wala pa rin. Wala pa. Pero, yung mga kaihip natin na madalas dyan sa Kuta, kung namimiss nyo na po yung pagkain, sir, baka gusto nyo silang imbitahin namin ano tawag dito, yung inyong hours ngayon para makapunta sila, magpa-take out or maka-dine in. Anong oras po ba ang operations nyo as of now? Oy, tumatawag naman sila, yung iba. Magpa-take out. Opo. Tapos yung iba nga, parati na nangahamon na. O game na tayo. Let's mag-underground tayo. Kaya lang yung mga ibang musikero natin, yung mga ibang musiko, malayo yung pinanggagalingan eh. Katulad ng pianista namin, malayo yung pinanggagalingan nun. Kaya hindi kami makabuo ng jamming. Eventually siguro, pagka nagkaroon na ng public transpo, baka opo, pwede na. Oo, mag-umpisa. So, kasi po mga kaihip, ay bigyan ko rin kayo ng background. Doon sa Kuta, pwede kayong jumam gamit po ang, well, of course, merong minus one din doon available. Yes, pero merong live, may live band. Kaya kung hobbyist ka, na gusto mo makasunod, may live band doon, pwede niyong gawin. Yes, Tama po, ano? Oo, kaya yung nabanggit ni Sir Noel yung pianista, tsaka meron pa bahista, ano, tama ba? Si Bong Benavides. Mm-hmm. May lead guitarist, may drummer. Wow. So, ngayon, kung gusto mong mag, ang tawag doon, yung minus one, pwede naman. Mm-hmm. Pwede naman. Yung mga play-along na ginagamit po natin, ano? Yung mga play, yun nga gusto ko matutunan. Yun nga, gusto ko matutunan ngayon. Ay, kailangan nyo magbasa ng nota. yun nga eh. Hindi, basta naririnig ko naman yung background, kaya ko na siya sundan. Kaya lang, hirap pumasok eh. Nahirap. Mm. Hindi ko makuha yung tiyempo ng pagpasok. Yung pagpasok. Kaya, Kailangan talaga nakanota. Nakanota, So, pwede nyo namang, pa rin, dahil maganda na nga ngayon yung style, dahil may parang marker na siya kung nasa ano. Oo nga, nakita ko nga yun eh. Nakita ko, parang may bouncing ball, yung dabang yung kanta ng araw. Opo, sa lyrics, may bouncing ball. Ngayon, may marker na, so, dumali na at pumanda na. siguro makaka-relate na ako dyan. Eventually. Mm-hmm. Eventually. At gusto ko rin naman talaga. Gusto ko rin makabasa ng nota. I see. Although nakakabasa naman ako siguro, kaya lang mabagal na mabagal. Kasi nakakuha naman ako ng ibang lessons na basahan din ng nota. Opo. Nung elementary kami, meron din kaming music. Diba na sa music sa elementary? Mm-hmm. Nung high school kami, may music din. Opo. Alam mo yung G-clip. Alam mo yung, diba, yung mga ganon. Opo. So, review na lang siguro talaga. Okay. Sir, ayoko rin naman masyado kayong gambalain. So, tatanong ko lang po sa inyo, ano ba ang tingin nyo? Lalawak pa ba itong grupo natin? Palagay nyo, dadami pa yung mga hobbyist kagaya natin? Ano ba sa tingin nyo? Parang nagkakaroon ng interest eh, no? Hindi ba? Alam mo, palagay ko, palaki nga ng palaki. Nagugulat ako eh. Kasi sa dami ng mga saxophonist, nagugulat ako. Lahat na, tsaka lahat ng bago kong kaibigan, gusto mag-saxophone din or to go into some other instrument. So I guess itong musika talaga is moving forward. Well, magaling naman talaga ang Pilipino sa kanta, sa musiko, sa when it comes to music, palagay ko sa buong mundo, pinakamagaling na Pilipino. Malayo aabutin itong saxophone natin. Mm-hmm. Ang dami-dami ng nagsasaxophone ngayon. Very interesting. I see. Nagugulat nga ako eh. Okay, every vlog po na ginagawa ko, meron po akong tinatawag na pro tip
of the day. Although hindi naman matatawag na professional, but since yung experience nyo in playing, meron kayong tip na pwedeng ibigay sa amin sa pagtugtog, sa pag-ingat ng gamit, ano po, meron ba kayong magandang tip na maibabahagi sa amin? Well, definitely, yung upkeep ng instrumento natin, mm-hmm. kailangan talagang gawin natin yan. Linisin, mm-hmm. Lalo na yung mouthpiece, pagkatapos tumugtog, ibabag mo, bago mo ibag, kailangan linisin mo. Mm-hmm. At saka yung siyempre yung damdamin mo tungkol doon sa musika mo, mm-hmm. eh talagang ilagay mo. Kasi pag walang damdamin yung tugtog mo, parang ano lang eh, mm-hmm. para lang do-re-mi ka lang ng do-re-mi, do-re-mi ka lang ng do-re-mi. Yung do mo siguro, kulutin mo ng konti, di ba? mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Yung kumbaga sa gitara, wing wang wang, ginaganong-ganong ba yung so, mm-hmm. kailangan na put a soul in your music. Yeah, diba? Very nice. Siguro sa umpisa hindi, di ba? Marami mm-hmm. naman ganun talaga eh. Opo. As you go along mm-hmm. sa craft mo, you will learn naman. And my advice is makipag-jump ka na makipag-jump. Kunyari sa hobbyist, mm-hmm. Opo. Go jump and jump and jump. Ay, ang laking bagay. Huwag kamaya, wala namang masama kung magkamali. Jammer ka lang naman. Pabayaan mo sila. Pag mali, sabihin mo, hindi, jazzer ako eh. Uma-out lang. Oo nga. Di ba? Talagang binaloktot ko yan. Sadya yan, sadya. Sadya ko yan. Hindi nyo kayang kopyahin yan. Ah, di ba? May lusot ka na. So, okay lang naman. Basta makipag-jam ka lang parati. Gain confidence in your craft. Ang dami kong kakilalang nauna pa akong tumugtog. Ngayon, ang gagaling na nila. Mm-hmm. Diba? Si Dennis na lang. Kita mo, galing-galing ni Dennis ngayon. Mm-hmm. Kilala mo ba si Dennis? Dennis ano po? Si Dennis Arceo. Madalas yan sa ano na rin eh. Sa forum, parang nakikita-kita ko yung pangalan niya. Oo, ang galing-galing ng tumugtog na, naiingit na nga ako eh. Sabi ko, bro, ang galing mo ng tumugtog ah. So, ang galing kasi siya, talagang inaaral niya talaga. Po, tsaka talagang ang nakikipag-jam talaga siya. Tawagin mo o hindi, tatayo yan doon sa itablado. Tutugtog yan. Right attitude, tama yun. Kaya, right attitude. Kailangan pakita mong kaya mo yung ginagawa mo. Wala na, masama, magkamali. Lahat tayo nagkakamali. Okay. Very nice. Ang ganda po nung advice na binigay niyo sa amin. Hopefully, maayos na po itong pinagdadaanan natin dahil gusto kong bumalik dyan sa Kuta para mag-jam at saka mag-drum. Yes. Oh. Tsaka ako din, makapunta rin ako doon sa lugar mo. Oo po, anytime. Oh. Diba? Diba? Pagka natapos na lahat ito, when everything goes well, magkita-kita tayo, maggawa tayo ng isang malaking jamming. Diba? Oo nga po, oo. Isang malaking okasyon. Jam all together. Matanong ko lang po, yung nabanggit niyo yung Sax Society, is it still active? Is it still ongoing? Well, I still hear about them. Mm-hmm. Although marami na rin grupo ha. May grupo ng iba ngayon eh. Mm-hmm. Yung isang ka-eskwela ko nga sa college na nag-start playing saxophone, may grupo na rin sila, nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Mm-hmm. Pero they meet before the COVID thing. Andiyan sila sa may Tomas Morato eh. So iniimbita nga ako, hindi lang ako nakapunta. They have a place there sa Tomas Morato that they nag-ano sila regular meeting nila doon. Mm-hmm. Nagja-jam lang din sila. Magagaling na sila ngayon. Mm-hmm. Jam-jam lang din. Uh-huh. At least nakakatugtog na.
Oh, well, that's yeah. nice to hear, no, na talagang lumalaki yung community po natin oh, ng mga saxophone. Marami na. Players po. Hmm. Oo. Nako, Sir Noel, maraming salamat po. Any parting words before we finally say goodbye to our viewers? Baka meron pa po kayong gustong ihabol. Imbitahin niyo uli sila sa kuta, yung pagtugtog nila. Siyempre, para magkita-kita pa tayo, let's all stay safe, healthy, and most importantly, let's keep sane. Let's keep our sanity all together. Correct. Diba? And then, paano yun? Play saxophone, sing, play something, do some activities. Don't bore yourself up. Ang dami natin pwedeng gawin sa bahay. Aside from just staying at home. Do something. Paint, if you know how to paint. Anything that you know. This is the time for us to hone our craft. Correct. Ang laki ng panahon eh. Ang laki ng oras para ensayo tayo. Tama. Para pag nagkita-kita tayo, maganda tugtugan. Yun, mismo. Nako, mga kaihip, again, we're very lucky to have with us Sir Noel Estanislao, one of our avid enthusiasts ng saxophone. He's a hobbyist, as you heard. He's been playing for 15 years, collectively, mga 10. But, collectively, mga 10. From what I've heard, doon sa pagtugtog niya, hindi lang 10. Magaling. Kaya naman, inimbitahan ko siyang makausap dito para rin yung mga hobbyists at saka yung mga amateurs kagaya ko, natin, makakuha ng idea kung paano natin pagagandahin ang pagtugtog natin. Sir Noel, marami pong salamat ha. Sana the pleasure is mine. So, I'm very much honored for dito sa imbitasyon mong to. And hari nawa, matapos na itong ating pinagdadaanan. Tama po. Diba? Nako, salamat po again. Dahil, again, this forum is open to both professionals and amateurs. We're just expressing our love for the instrument and how we can improve on it. So if you like the video, please click subscribe if you haven't done so. Tapos click nyo na rin po yung notification bell para alam nyo na meron akong bagong labas yes, ng video. Yes, I'll do that. I'll do Thank you, sir. Thanks very much. Thanks very much. Mabuhay. Maraming salamat po. Mabuhay din po kayo. Salamat po.